Hello, hello mga ka-heart heart. Ano ba sasabihin ko? Good morning. Good morning. Ano bang oras na ngayon? Actually, kakagising-gising ko lang. Mga ka-heart heart. Tsaka huwag masyadong maingay. Maririnig ako ni Lola nandiyan sa kanilang kwarto si Lola. Actually, ngayon, anong oras na ba ngayon? Mga ka-heart heart. Kakagising ko lang. Tapos, yun. Natulog ako kagabi is mga 4 o'clock. Like, ganyan. Tapos ngayon, kakagising ko lang at magpaprepare na ako. Mag-start na naman po tayo ng trabaho, buhay, OFW. 2 hours later. Tsaka ngayon, magpaprepare muna tayo at mag-check up mo doon sa office ko. Meanwhile. Ayan, mga ka-heart-heart, hello! Actually, nandito na ako sa office. Office ni Heart Heart. Office ni Chuchay. Actually, magchachahe ako kasi may dalaw si Heart Heart nyo. What? So, hindi pwede mag-fasting. 1 week, hindi pwede mag-fasting kapag may dalaw. Oh my God! Wow! Kaya, magpa-fasting ako. Sila lang nag magpapasting magchacha ako. Tapos i-share ko lang po yung routine ng buhay ko dito sa loob ng bahay ni Lola tuwing Ramadan. Ayan. Tsaka yung favorito kong baso ko is Snoop. Yan, kasi aborito ko yung kulay lavender. Yan mga ka-heart-heart ko. Habang mag-chacha ako, i-share ko yung mga nakaranasan ko sa pag-ra-Ramadan. Simula sa 2018, 2018, sobrang nahirapan ako. Kasi, siyempre yung ano, sa 2019, more nahirapan din ako. Kasi, maraming, nung 2018, ang dami nila dito. Tapos, 2019, sa pagluluto, yun. Pero, kapag nasanay ka na, pag nasanay ka naman, sa routine mo, araw-araw, easy lang naman yun. Paano masabi? Kapag nasanay ka pa. Pero 2019, nanibago ako kasi sa buong ano ko na abroad ko, laging bata, babysitter ako, hindi ako cooking. Pagdating ko dito, cooking at saka yung nag-aalaga sa kanila. Maximum tatanda na, ang lola ko is 70 plus, ang lolo ko is 80 plus. Kaya medyo pakisamahan, ganun. Nung ano, sa 2018 na Ramadan, successful naman din. Siyempre, pumunta tayo dito trabaho at saka magtiyaga, magpakatatag. Tapos sa 2019 naman, doon ako nakaranas ng ano, mga kabayan sa 2019. Kasi, yung gusto mo nang magpahinga pero hindi pa pwede kasi ang daming hugasan tapos nagkataon pa yung Ramadan 2019 nagkataon magkasabay pa ng fresh milk kasi yung mga linutuan ko ng fresh milk kailangan ko yung hugasan yung malalaking kaldero
Tapos yung mga lalagyan ng mga ano yung malaking timba na lagay doon, gahasan ko pa yun. Tapos sabay-sabay pa sila dito na kalat doon, kalat dito. Siyempre, kailangan bago ako matulog, tapusin ko lahat, malinis lahat. Especially malinis yung office ko. Kasi kapag pag iniwan mong makalat, pag iniwan mo kalat, mas more makalat pagising mo. Kasi kalat doon, kalat dito. Kung ano-ano na ginagamit nila. Tapos walang pakialam, hindi nila iniisip yung marumi doon, yung nag-iisa lang yung ano nila dito, kadama, ganun, katulong. Pero hindi naman lahat, yung mga bata lang naman, pero yung mga ano, mamabait naman yung mga ano ko dito, yung anak ng mga amo ko, anak ni Lola, anak ni Lolo. Kaya lang, ang masishare ko lang talaga, ang pagsabing Ramadan, hindi ano talaga, kasi dyan talaga puyatan, tapos yung handa mo yung sarili mo, masasanay ka, doon ka makakuha ng talagang masasanay ka kasi yung hindi mo naranasan sa buong buhay mo, lalo na yung mga, yung mga Christian, yung ganun. Kasi kaming mga ano, kaming mga Muslim at sa mga kapatid ko din ng mga Muslim, sanay na kami, kasanay kami sa buhay na ano. Kaya lang, sa trabaho, pagdating dito sa Saudi, OFW talaga ang ano natin dito. Walang pinipili, ma-Muslim ka man or ma-Christian ka man o anong klase ka man na ano, relihiyon. Pagdating sa Ramadan, pag dito sa mga sa Saudi, sa mga Arabo, matyaga ka talaga na talagang tiisin mo yung hirap. Kasi alam nyo, kasi mga ka-heart-heart, ang naranasan ko dito sa ano, sa Ramadan, sa bahay ni Lola, kasi sa buong buhay ko dito ko lang na ano, kasi mga abroad ko, hindi pa ako na ano, nang nahirapan ako sa Ramadan. Yung naranasan kong umiyak talaga ako. Kasi gusto mo nang matulog, gusto mo nang magpahinga. Tatapon pa ako ng basura, tapos pagsikat ng araw, nandoon ka pa sa labas. Kasi yung ayusin mo pa yung dapat ayusin. Oo, alam kong maraming OFW na magaganda din ang buhay nila dito, mabait din ang amo. Kaya lang swerte-swertehan, hindi lahat ng OFW ay pare-pareha ang amo. Pero kahit anong ganda ng ugali ng amo, mga ka-heart-heart, babago at babago din yan. Kasi iba talaga ang pag-uugali ng mga Arabo. Lalo na yung amo mo pagtupakin. Lalo na pag hindi mo makukuha ang loob ng amo mong babae. Kahit walang ano, talagang iba ang ugali nila. Iba ang pakitungo nila sa'yo kapag hindi mo makukuha yung loob nila. Kailangan mo talagang makuha ang loob ng magiging amo mo na babae. Okay lang yung amo mong alalaki, makakaintindi naman. Dito ka lang sa amo mong babae na dapat. Kailangan mo talagang makuha ang loob niya. Tapos, ito pa ka heart-heart. Yung pagod na ako, ang sakit na lang pa ako. Tapos, yung gustong-gusto ko na magpahinga, yung ganun. Kahit gusto kong kakain, pero hindi ako makakain. Kasi, mas pipiliin ko pang pahinga sakay sa kakain. Kasi minsan, yung binti ko, sobrang sakit. Kasi, yung maghapon ka sa kusina, maghapon ako dito sa office ko. Tapos gagawa ka ng ganito, yung ganon, mga ano nila. Kasi yung buhay natin dito, mga kababayan OFW, hindi ganon kadali. Kasi yung hirap natin dito, at saka yung trabaho natin dito, kung hindi mo alam ang pagsunod-sunod sa trabaho dito, talagang mahihirapan ka. Kailangan alam mo yung routine ng trabaho mo para hindi ka masyado yung mamadali ka, yung anong unahin mo, yung kumbaga yung ganun. Pero masasanay ka din kapag matagal ka na. Sa 6 months na, masasanay ka naman din kapag ano ka na. Yun lang kawawa yung mga first-timer, di ba? Kasi siyempre, hindi lang. Pero okay lang pag nagdating sila dito, may kasama silang nadatnan, tuturuan sila, ganun.
yun ang ano ko, yung buhay ko lang naman dito ha, yung buhay ko lang naman dito ang inishishare ko lang sa mga ano ko, mga kababayan kong OFW. Kung okay naman ang buhay nyo sa kayo, kung okay ang buhay nyo sa amo nyo, God bless, ganun, ala karim, ganun, na binigyan kayo ng ala na magandang amo, di ba? Kasi kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay dito sa Saudi. At saka hindi ganun kadali ang mga pagsubok natin, di ba, mga kababayan kong OFW. Kaya ako, ang masishare ko lang talaga sa ano ko, sa nangyayari sa buhay ko dito sa loob ng dalawang taon. Sobrang magpakatatag talaga ako. Lahat kakayanin ko, alang-alang sa pamilya ko, alang-alang sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, kailangan kahit papaano makaahon ng konting makakaraos, ganun. Kasi walang ibang inaasahan yung pamilya natin kung hindi tayo mga OFW na may pamilya sila na tulad natin, ikaw, di ba? Ako, ganun. Ate, kuya, ganun, kapatid. Yung tayo dito sa ibang bansa, tayo ang inaasahan, ganun. Buwan-buwan pa naman yun. Ganun, especially ako. Nakalaan talaga yung sahod ko sa mga kapatid ko. Kasi dalawang college ang pinapaaral ko. Alam nyo kasi mga ka-heart-heart, yung buhay OFW, yung sabing a-abroad ako, yung salitang abroad, napakahirap. Napakahirap ang pagsubok ng abroad. Yung sabing abroad, ang sarap pakinggan, di ba, yung abroad, ganun. Kasi parang, mag-a-abroad ako, o siguro mag-a-abroad ako, yung ganun. Pero hindi ganun kadali yung pag-a-abroad na sinasabi. Kailangan 100 times ulit-ulitin mo isipin kung talagang gusto mong ganun, maranasan mo yung buhay OFW na nandoon lahat. Dugot pawis mo lang talaga ang ano mo sa pagkasabing abroad. Kasi minsan lang tayo sinuswerte. Ako naman, alhamdulillah, hindi naman gaano ka ano ang nagiging amo ko. Kaya lang, yung Ramadan lang talaga. Pagdating sa Ramadan talaga, sobrang ano talaga yung Ramadan. Kasi yung kailangan mo talagang matapos lahat ng trabaho mo. Tapos yun, maiyak-iyak na ako minsan, mga ka-heart-heart. Pero okay. Pero yung ngayon na ano, ngayon 2020, okay ang Ramadan kasi 'di ba na lockdown. Oh, yun. Bawal lahat. Bawal mga pitbahay, bawal magbigay ng pagkain. Maaga pa, naka-prepare na lahat. Hindi tulad dati kasi pagka maaga pa bigay doon, bigay dito, bigay sa kapitbahay. Ngayon hindi na pwede. Dahil bawal nga kasi nagro-rotonda yung mga pulis bawat ano nang yung parang checkpoint, yung ganun, binabantayan yung mga tao at saka hinuhuli na kapag hindi naman importante yung pinupuntahan. Kaya yun, alhamdulillah, naging magaan naman yung Ramadan ko ngayon, mga ka-heart-heart. Kaya yung ano lang, minsan kailangan natin magtiis at saka yun, alhamdulillah, matatapos din ang ano, paghihirap natin dito. Tsaka yung haka-haka na yung ano na pag-uwi, huwag makikinig sa mga social media, yung mga ganun. Saka na lang natin isipin yung pag-uwi kapag safe na lahat. Yung okay na, hindi basta-basta ang mag-uwi ka na, pinipilit mo yung uuwi ka na hindi mo alam ang nangyayari, di ba? Kasi ang hirap ngayon, yung panahon ngayon na uuwi ka tapos ika-quarantine ka din, di ba? Ang hirap ng ganun. Pag-iisipan natin kung saan yung mas nakakabuti sa ngayon sa atin. Doon muna, magstay muna tayo at wala naman mawawala eh. Pag nagstay tayo dito, saka kahit magstay tayo, may sahod pa rin. Titiis lang, ganun. Kasi lahat tayo, alam ko mga OFW, matatag tayo lahat. Mapagtiis tayo alang-alang sa pamilya. At saka, hindi makalimot na lagi lang tayo araw-gabi magdasal. Hindi tayo pababayaan ng Allah. Kasi pagsubok lang to sa buhay natin lahat. Hindi lang iisang ano, binigyan ng Allah ng pagsubok. Lahat tayo dito sa ibabaw ng mundo. At hindi tayo maniniwala sa mga ano. Kasi minsan stress, dagdag stress natin yung mga ganun. Iniisip natin, di ba, mga ka-heart-heart. At
Tsaka yung ano na lang, enjoy, ganun, i-enjoy natin yung ano natin. Para medyo magaan yung pagka, ano, yung magaan yung ano, i-enjoy natin na, di, may mga TikTok, ganun. Ganun, pag free doon ka sa room mo, lahat magagawa mo, bawas stress, ganun. Kumusta kapag ano, yun, tatawag-tawag sa mga mama, mga anak, ganun. Teka muna mga ka-heart-heart, papakita ko muna sa inyo yung ano ko, fresh milk ko. Gumawa na naman ako ng fresh milk ko. Pag okay-okay na siya, ano, mga 1 hour pa yan ba? Kasi ipapalabas pa yung sebo, mga heart-heart. Pag nalabas na yung sebo niya, tatapos na. Every 2 days, yan, may first meal ako. Every 2 days, may first meal ako. Kasi nga, ginagawa ko ng first meal. Green chai yung iniinom ko without sugar. Tapos mga ka-heart-heart, yun lang. Yung ano lang tayo, huwag mawala ng pag-asa. At saka alam kong napaka-adya-adya, go-go-go lang. Diba? Yun lang. Yun lang yung mga ano ko sa ano, sa sarili ko, sa ano, about sa Ramadan. At saka payo ko naman din sa mga kapwa ko OFW, mag-iingat tayo palagi, ganun. Huwag makakalimot at natandaan yung ano nga yung curfew, ganun. Ingat talaga sa bawat trabaho natin, ganun. Di maka ano sa pagtatrabaho, di ba? At saka wag ano yung wag mamadaliin lalo ngayon Ramadan, oh, pero hindi maiwasan sa mga amo, di ba? May amo na may topak, ganun, utos doon, utos dito, eh, ganun. Pero actually naman, papasalamat din kayo mga ibang kababayan ko na naging mabait ng mga amo nyo, di ba? Eh, ako, ganun din. Hindi naman masyado mahirap yung Ramadan ko dito kasi kami lang dito. Kaya, thank you na lang sa Allah na naging ano naman din yung Ramadan natin di ngayon kasi walang kaanong bisita. At saka huwag kakalimutan, laging mag-pray. At saka mga ka-heart-heart, huwag naman po pakalimutan. Paki-subscribe na lang din po yung bagong channel ko. At saka maraming salamat. Kita-kita sa bagong ano ko, bagong upload na ano, vlog. Allah God bless.